Hello guys, welcome back to our channel. So, ito, hindi ako pumasok sa trabaho ko kasi si Zion medyo masama ang pakiramdam. And, yun nga eh, kaso ako dapat mag-aalaga kay Zion ngayong araw. Kaso ang problema, itong si Emma dapat may pasok kasi ngayon. Kaya nagpaalam ako sa trabaho ko dito sa warehouse na hindi ako makakapasok ang gawa nga ng kailangan kong bantayan si Zion. Eh, hindi naman siya pwedeng dalhin sa day home kasi nga may sinat. Ayan siya. Ayan, medyo masama pa kailangan. Kaso nga lang, itong mga bandang 11, nag-message kay Emma, yung trabaho niya naman, hindi siya pinapasok. Kasi daw parang konti raw ata yung gagawin nila kaya hindi muna siya pinapasok. So sayang, dapat ako nalang sa amin pumasok. Well, sa bagay, hindi naman natin alam na ganun yung mangyayari. Well, anyway, ayan, so meron kasi akong ginagawang computer dito, guys. Habang gumagawa ko ng computer dito, nanonood ako ng vlog ko, ayan o. Gaming laptop to, na Nitro. So, binuksan ko siya kasi, nagbo-blue screen. So, pag blue screen kasi, normally, ang nagiging problema niya, dalawa lang. Yung hard disk niya o yung SSD, or yung RAM. Kasi normally, pag gumagawa kasi ako ng computer, pag may mga ganyang blue screen, dalawa yung chine-check ko talaga. Pero, ang nangyayari, tinanggal ko na yung hard disk, nabu-blue screen pa rin siya. So, ibig sabihin, wala siya sa hard disk. Ang iniisip ko lang kasi dito, itong RAM. Itong RAM na to. So, tiranay ko na rin siyang linisin gamit itong eraser. Kasi, normally kasi guys, kami mga yan, gumagawa ng mga computer. Pagka may mga ganyan, nililinis namin yung terminal niyan. Yung parang may mga gold-gold na line. So, ito yung binapanlinis namin. Pero hindi pa rin siya gumawa na. Ganun pa rin. Yan. So, kaya iniisip ko kung ano yung problema niya. Kasi, ito yung hard disk niya. Tinanggal ko na. Binoot ko siya. Tapos, try ko nga siyang installan ng Windows 11 or Windows 10. Ganun pa rin, nag-stack up pa rin siya sa pagbo-boot. So, tingin ko, yung RAM yung problema. Yun nga, possible na RAM yung problema. Kasi nga, nag-blue screen. Ang daming error eh. So, hindi ko siya ma-format kasi nga, pag-boot pa lang nung computer, nag-blue screen na agad. So, yun yung problema. Kaya iniisip ko kung dapat na ba siyang bumili kasi nanghihinayang ako baka mamaya kasi pag pinalta namin ng RAM ganun pa rin, so sayang lang. Pero sa bagay kasi hindi niya na rin kasi magagamit yung laptop na to. Ang ganda pa naman na to guys, Acer na to eh, yung Nitro gaming laptop to eh, ayun o, gaming laptop siya. Medyo mahal din tong laptop na ganito eh. Ayan. Pero siguro nga, yun yung pinaka-the best dito, solution, yung RAM. Magpapalit kami ng RAM. Kasi 8GB lang naman kasi itong RAM niya. Ito, tingin natin guys. Papakita ko sa inyo. Yung may mga marurong sa laptop dyan, alam nila yan. Or sa mga parts ng computer, alam nila yan. So, ito yung RAM. Tinatawag. So, itong SSD niya, ito yung PCIe na kasi na ito. PCIe. So, yun yung maliit. Meron din kasing SSD, ganito naman, M.2. Yan, so ganito, SSD. Pero SSD rin naman tawag dito. Yun nga lang, mas mabilis to kumpara dito sa SSD na to. Kaya medyo mahal ng konti to. Yan, tsaka depende yun sa laptop ha, kung may mga slot ng PCIe. Hindi lahat ng mga laptop na merong slot na ganyan. Okay. So, yeah, iniisip ko kung kung kailangan na bang bumili para ma-try namin or pero kasi meron kasi guys yung barkada ko si Julius, ginawa ko rin yung laptop niya. Ganito rin yung naging problema niya, blue screen, pero ang nangyari naman sa kanya, hard disk yung problema. So kaya ginawa namin, nagpalit siya ng SSD. Yun, okay naman na siya ngayon, working na. Pero ngayon, ito yung pinagtataka ko nga. Itong hard disk na to. Tinanggal ko na siya. Since tinanggal ko siya, tapos binoot ko, blue screen pa rin. So, ibig sabihin, walang problema yung SSD niya. So, possible nga siguro na talagang RAM na. Kaya guys, comment kayo sa mga baba dyan, yung mga hustler sa mga computer. Kasi ako guys, hindi ako ganun pa ka,
marunong lang tayo, pero hindi talaga yung pagdating sa troubleshooting, yung lahat talaga. Hindi. Nagbubukas ako ng laptop, pero ganyan lang. Yan. Papalit lang ng SSD, papalit ng RAM, pero yung the rest na sabi mo yung magbubuting-ting talaga, hindi ako gumagalon. Okay, so check ko lang muna ulit guys, baka linis-linisin ko lang muna tong laptop, baka sakaling madaan sa linis. Okay? So yun nga pala guys, si Emma, ayun, nag-aaral siya. Dapat may trabaho talaga siya ngayon eh. Kaso nagulat nga kami nung mga bandang 11 AM, may message siya nung supervisor niya na wag na raw muna siyang pumasok. So sayang, dapat ako na lang sana yung ano, pumasok sa trabaho kanina. Well, sa bagay, ang ginamit ko naman kanina, yung ano ko, yung sick leave ko nga. Kasi meron pa akong sick leave. Wala eh, kailangan kasing ano eh, ako mag-alaga talaga dapat kay Zion ngayong araw eh. Nagkataon lang na hindi siya pinapasok ngayon tanghali na eh. Kaya dalawa kami ngayon tuloy walang pasok. Nandito kami sa bahay, kaalaga kay Zion. Ay, oh. Sensya na guys, medyo madumi yung bahay namin ha. Nag-aayos kasi ako ng mga computer, ayan. Minsan naman nagbo-boot siya, pero after ilang minutes, magbo-blue screen ulit siya. So yun yung nagiging error niya ngayon. Yun. Kaya yun, yun nga, nag-message naman siya, nasabi niya nga na, sige, try ko nga daw muna yung sa barkada kong RAM para matest ko mamaya kung working ba talaga or kung sa RAM talaga yung problema. So yun guys, madali naman bumili dito. Meron naman dito Memo Express. Nasa isip ko, PC Express. Memo Express pala, sorry. Tsaka Best Buy, yan. So yan yung pwedeng ano nila, bilan. Ayun guys, gising na yung batuta ako. Kumakain siya ng kamote. Nagnilaga akong kamote eh. Yan nga lang yung kamote dito, ganito oh, kulay ano, siguro mali yung pagkakabili ko. Yung kulay orange siya, hindi katulad sa Pilipinas, di ba puti. Yan, tapos nagtry ako mag ano, ay, huwag mo yan, dirty yan. Nagtry ako mag ano, kamote Q, ano, masyado malambot. Ayan, so, ayan guys, may in-edit akong bago ngayon, so sana abangan nyo yung vlog ko na yan. Ito yung pagkabili ko na to, itong Alesis ko. Ayan, so yan, ini-edit ko siya ngayon. Pero medyo inaanto kasi ako eh. Ayan, tapos ito, yan, medyo madilim na dito sa amin. Tapos, ang ganda lang ng weather namin ngayon kasi -1 lang siya. Ayan. Diba? So, padilim na. Anong oras na ba? 4:50 na dito ng hapon, guys. Pero parang, ano na, mag-1:45 na sa Pilipinas. So, ganito kasi dito eh, mahaba yung gabi. Kumbaga, pagdating ng mga, yan, 5, palubog na yung araw. So, ganito kasi dito guys, pagka winter talaga. Ayan, so, medyo parang inaantok ako. So, minto muna ako sa pag-edit. At ayun, yung baby ko naman ang nagising. Kaya, ha? Opo, opo. Ayan, sana nga guys, gumaling na yung baby ko kasi may sina talaga siya. Opo. Halika rito. Kausapin mo sila. Dali. Kausapin mo sila. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Opo. Ha? Sabi mo? Dali. Ano sabi mo sa kanila? Say hi ka sa kanila. O, babay na lang. Babay. Dali, babay ka sa kanila. Babay na, babay. 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 Dali. Po ngayon guys, ang mata o, tinan nyo. Tamlay eh. Ayoko, maayoko niyang kamote. Ayoko ng kamote. Busog pa si daddy, kakain lang nung, ano, eh, nung lunch eh. Ayan. So medyo late na kasi ako guys, ano, nag-lunch. Kasi nga, inaayos ko yung computer. Obserbahan ko, mamaya, ihiramin ko yung RAM ni ano kasi ni Julius. So ititry ko dito kung yung RAM nga ang problema. Para kung RAM yung problema, bibili naman yung may-ari ng ano, RAM. Wala namang problema sa kanya. Kaya sabi ko, i-hold niya muna kasi ayoko rin naman mamaya bumili siya ng RAM. Tapos, ganun din yung magisira. Sayang lang yung binili, diba? Ayan. So, i-lip muna ako, guys. Papahinga muna ako. Antok na antok ako, eh. Ngayon lang ulit ako nakakabawi ng mga tulog. Kasi normally, pag kami pasok, talagang maaga, eh. Minsan, late na kami natutulog kasi nga, itong si Zion, medyo late na rin natutulog. Pagka gusto ko na matulog ng mga bandang kanyari, mga 10:30 to 11, siya gising na gising, nilalaro niya pa kami doon sa, ano, sa kwarto. Kaya hindi rin ako nakakatulog basta-basta. Tapos gigising ako ng 5:45.
Kaya medyo magaga. Kaya ngayon, buti na nga lang ngayon. Hindi ako na pumasok ngayon. Inano ko yung sick leave ko. Kasi nga, bantay nga ako kay Sion dapat. Ayun. So, bawi-bawi muna ako sa tulog. Alright? So, mamaya na lang ulit guys. Pagising ko. Mag-edit pa ako nung, ano, yung isang video ko. Alright? Bye. Several song-filled hours later. Ayun, so hindi pa rin dumaan na guys yung ano, yung laptop. Pinalitan ko na rin siya ng RAM. Hiniram ko yung RAM ni Julius. Pero same issue eh. Nagbo-blue screen pa rin siya kahit tinanggal ko yung hard disk niya. So, walang problema sa hard disk, walang problema sa RAM. So, tingin ko board na to eh. You know? Hindi ko sure. Pero tinatry ko kanina i-diagnose guys using ano, Hiren. Ayaw eh. Ayaw niya. Naglo-load siya pero nagbo-blue screen pa rin sa bandang huli. Kaya hindi ko alam kung ano naging problema. Then ngayon, ayan, magluluto ako ng ano, ng beef. Nilagyan ko ng oyster sauce, soy sauce, ginger, garlic, tapos asin. Ayan, so bala ko kasi mag actually first time ko lang gagawin 'to, itong menu na 'to. All right? So ayan, papainit na ako ng kawali kasi piprito ko na lang siya tapos kakain na rin kami ng dinner. Kasi ano na rin dito guys, 9:20 PM na rin dito. So after siguro namin mag-dinner, so, pahinga lang konti, no TV, tapos tutulog na rin kasi maaga pa yung pasok ko bukas. 8 AM pa yung pasok ko bukas. Kaya kailangan maaga matulog. Pero dito lang naman ako sa mall, sa Chinook kasi Wednesday. Kaya yun. Tapos yun, tapos ko na yung ano, in-edit ko na yung vlog ko dun sa, nung tayo na bumili ako ng e-drums yun. Sana guys, mapanood niyo yung video namin. Kaya guys, ay wait, eto si Sion, pakita ko muna sa inyo. Ayan o. Medyo okay naman siya guys, wala na yung sinet niya. Sipon na lang meron. Medyo ano pa yung sipon niya. Malala pa. Say hi ka. Bye-bye na lang, bye-bye. 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 Okay guys, so yun. Siguro guys, hanggang dito na lang itong video ko. I hope na nag-enjoy ko sa panunod ng video namin ngayong araw na to. And sabi ko kasi nyo guys, gusto ko mag-daily vlog. Talagang bahala ko mag-daily vlog para gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nangyayari sa amin daily. Okay, kung bago ka lang guys sa channel namin, please subscribe to our channel, Alwin and Emma. So guys, makakapanood kayo ng mga kwento at buhay namin dito sa Canada. Okay, and syempre don't forget na rin guys to hit the notification bell para mas updated pa kayo ng mga latest videos namin. Okay, hanggang dito na lang guys. See you on the next one. Peace.